Ako susubo lang ang pera, yung lahat na binigay ko na sa kanya. Ngayon, ang nangyayari kasi, no, may mga time na mga pangyayari na pagkatapos na bigyan ng pera, no, pasensya na sa matamahan, yung magalit sa akin, nakikita ko na lang na nasusugal, diba, kinabukasan, nagiinom, kung ano na ginagawa, ano, na, yung kumbaga na, yung dapat hindi gano'n ang ginagawa nila. Yo, what's up mga ka-gadget? Panibagong araw, panibagong vlog tayo. At ang ating gagawing vlog ngayon ay magre-review reaction tayo dito sa isang video ni Idol Japper again. Ito yung ayaw ko lang masayang ang pera ninyo. So, ibig sabihin may meaning itong kanyang video na ito. So, panoorin natin at bibigyan natin ng reaction. Yo, what's up? Mga kasuward, good morning sa inyo. Happy Valentine's ulit kahit na 15 na ngayon. Kasama ko si Mika, no, si Minokom. Meron akong anak na maingay na doon. Hindi lang, ano naman? Kala ko kung ano na eh. Nandun kay mami mo. Kunin mo kay mami mo. Okay? Okay, tuloy tayo. Ang pansin ko dun sa video nila Idol Japper, kala mo naka green screen. Kasi tignan niyo yung ano, yung edges ng kanilang picture, yung likod nila. Pansinin niyo malabo, no? Siguro hindi naka-focus yung ano. Naka-autofocus yung camera ng cellphone ni Idol Japper kaya ganyan. Mga sir, meron na kaya ako nag-gumawa ng ganyang video. Kasi mayroong nag-comment doon sa tinulungan namin yung tinulungan natin si Tatay Ernesto yung sa cathedral ba yun, yung papa-operahan na mayroon kasi akong nabanggit doon na yung hindi sila ang hawak ng pera kumbaga yung tulong na gagawin kung lahat ng mga gastos i-cover natin yun no, tapos may magbablog para mapanood ng mga sponsor. At sobra-sobra yung kung may masobra naman sa pera, no, itatabi lang yun. Or, ano ba sinabi ko nun? May tulungan pa tayong iba kapag sumobra yung pera. Okay. So meron akong nabasa ng comment, baka hindi lang siya nag-isip ng ganun. Baka marami din sa inyo na gustong magtanong about dito. So ganito yung sinabi, hindi ko na lang papagitin yung kanyang pangalan, hindi ko na nilalagay sa screen. Kasi baka lang mabas din siya or baka may magalit sa kami or may magalit sa amin. Para sir, kung papapanood dito, alam ko na nag-comment kayo. Humingi po ako ng tawad, pasensya doon sa nireply ko sa inyo, medyo hindi po maganda yung reply ko. Dala lang yun ng, ano, ng bugso, ng damdamin kasi baka may ito, ulo ng mga time na yun. Yeah, pero... Hindi natin maalis sa atin, no, kapag yung minsan makakabasa tayo ng negative, tapos madadagdagan pa siya ng negative comment. Tapos sumakto pa yun sa bad mood mo. Sa yung, alam yung araw na parang meron kang galit ka, tapos parang dumagdag pa yung problema, tapos bigla kang makakabasa ng ganun. Minsan kasi kahit maganda yung comment, pag nabasa mo, parang tingin mo parang masama na yung comment eh. Parang ganun yung dating. Pero kung mga ilang araw, kunwari, kalmado ka na, wala ka ng problema, hindi na mainit ang ulo mo, then mababasa mo uli siya, doon mo marirealize yung, ayoko nga, mali pala yung pagkakaintindi ko. Yan, ganun mga ka-gadget, minsan meron talagang mga ganong incidents. Kahit sa akin, pag may nag-comment, mali yung pagkakaunawa ko dahil nga, syempre, kumbaga, puno ka ng problema, mainit ang ulo mo, galit ka, tapos bigla mong nabasa na hindi mo naunawa. May ganong incident eh. Kahit sino naman nakakaranas ng ganon. So, din ang kagandahan lang, yun nga, yun, humingi ng paumanhin si Idol Japper, no? Yun ang kagandahan. Sorry po. Masisina na po kayo. So, ang comment niya ay, sabi niya, Jap, halimbawa po, may kinomment mo siya muna, tapos nagpanood siya ng comment, sabi niya, katulad ko, gusto kong mag-sponsor. Tapos, pagka may natira sa pera ko, sa mga sponsor, hindi nyo pala ibigay kay Kuya Ernesto. Mali po yun. Yun ang sabi niya. Tama naman po yung ano niya. Tama yung comment niya.
may tama yung comment niya, pero meron siyang, parang meron siyang side na may pagkamali din. Kasi kung may sumobra, diba, ibig sabihin, pwede pang itulong sa ibang charity ni Idol Japper. Yun yung siguro nasa panig niya, nasa isip ni Idol Japper, no, no? So, tapusin natin para mas lalo natin maintindihan. Yun yung tama yung sinabi niyo, no? Pero itong ginagawa kasi namin ngayon, itong ginagawa ko ngayon, si Tatay Ernesto, huwag niyo pong itulad to sa ibang mga ginawa namin tulong. Sa ibang mga nag-sponsor, kakaiba po ito, no? Ngayon ko lang ginawa to, or ngayon ko lang gagawin, no? Yung pag nasumubra yung pera sa sponsor ay itatabi ko yun, tapos itulong sa iba, no? Yes. Kasi mga kasuwer, gusto ko pa lahat. Yun yung tama, no, mga kagadget. Na-misinterpret lang kasi yung comment na yun. Kasi parang ang dating kasi ng comment na yun, ay hindi nyo pala ibibigay lahat. Ibig sabihin, may matitira sa inyo. Ganon. So, parang nagkaroon lang doon na misinterpretation or misunderstanding. Kumbaga, hindi nagtugma yung pareho nilang kaalaman o isip, no? Yung isip doon sa gagawin doon sa sponsor money. So, yun nga, dito papaliwanag ni Aljor, Idol Japper lahat. No, kaya lahat binablog ko kasi gusto kong mapanood lahat ng sponsor mula piso nga, gusto kong mapanood lahat na nandun na punta ang pera. Ayaw ko na may kulang na video. Kung napapanood nyo yung vlog niya na nagbilang siya ng pera, na yung sinabi niya na gento ang tamang pag-i-sponsor. Gento gamitin ang sponsor money, yung tamang paggamit ng sponsor money. Kung natatandaan niyo yung video na yon, balikan niyo yon. Ganon si Idol Japper mag-isip pagdating sa mga charity na ginagawa nila. Unang may nawawalan ng piso, kayo lang ginagawa ko. Ngayon po, yung nag-comment ng ganoon, ganito kasi yan ang nangyayari. Itong vlog na to, yung pagtulong namin kay Kuya Ernesto, so naglilikom kami ng pera, diba? Nakalilikom na kami ng 100,000 na higit, no? Ang kailangan na namin doon ay 75 para sa doktor. So hindi pa namin alam kung magkano yung aabutin sa hospital. Kailangan sila lang sa hospital. Yan. So sinabi ko sa vlog ko, kapag may natira or may masumubranan, gagamitin na din sa iba. Bakit ganun ang ginawa ko instead na ibigay na lang lahat kay Kuya Ernesto yung matira? Ganito kasi yan. Yung mga nag-sponsor po, hindi po lahat nag-sponsor na yan, yung sponsor sa 100,000 na pera, hindi po lahat ng yun ay para kay Kuya Ernesto talaga. Mm. Alam mo, Mika yan, Mika. So, ang lagay nito, yung mga nalikom nila ng pera, may mga kategory yan na charity na pupuntahan. Ngayon, siguro ang ginawa ni Idol Japper para mabuo yung perang kinakailangan, pinakiusapan niya yung mga sponsor na kung po pwede, doon na lang natin siya ilalagay, i-charity natin siya kay Mang Ernesto. So I think mas okay naman yung kasi kung malaki yung kailangan na pera ni Mang Ernesto, mas mainam dahil meron na siyang ganung kalaking hawak na pera, doon na lang ilagay, no? At least makakatulong talaga mapupunta sa magandang pupuntahan yung pera. Diba? Yun yung ibig sabihin dito ni Idol Japper. Nagbansin yung mga pera lahat. Yung iba doon, may mga gusto silang tulungan katulad ng gusto mong magpadalay balot. Ayan. Gusto mong magpadalay sumpayon yung mga ibang mga pinapakyaw mga ano. Yung iba may gusto magbigay ng GoPro kay ganito. Meron gusto magbigay ng tulong sa marami. May mga magbibigay ng ano kaya na ilita, may magbibigay kay Kuya Umi, o yung mga natulungan ko, ang dami po nila gusto mong bigyan. Ngayon, nakiusap po ako sa kanila. No, kami na nakiusap kami kung pwede, baka pwedeng doon natin ibigay muna. Nakiusap ako kung doon na lang kay Kuya Ernesto kasi medyo malaking halaga ang kailangan namin. So, nakiusap po ako. So, sumayag naman yung mga sponsor na iba. Kaya nakaipon tayo ng ganyan kalaki, no, na 100,000. Kung sinasabihin nila, ang nag-sponsor na hindi pwede, kailangan magpunta yan kay Kuya Ernesto. Ibibigay natin yung kay Kuya Ernesto. Pero pag sinabi niya lang, sige, sponsor ako, dililikumin na namin yung pera. No? Alam niyo kung bakit na ako yung mga kasword? Kasi, ang usapan namin, no, ang gusto lang nila, hindi sila hawak ng pera. Yun ang hiling nila. Hindi namin kailangan ng pera. Ang pakiusap lang sana namin ay,
maoperahan ng tatay. Yun ang sarili. Yun yung ano, ganun din ang hiling nung humihingi ng tulong, ano. Hindi sila hawak ng pera, hiling lang nila eh, yun nga, mapagaling yung tatay nila o magulang. Yun ang agreement namin, no, na kami lahat, tayo lahat, no, lahat ng nag-sponsor, lahat ng gastos, no, babayaran natin, lahat, may resibo, lahat sa ospital, sa doktor, lahat yun, no. Sa totoo lang mga kagadget, simula nung dumating si Idol Japper sa Bukana, since pandemic nung nakilala siya, or nauna pa, no, malaking malaki talaga ang sinuwerte ng mga taga Bukana kay Idol Japper. Bakit ka mo? Halos lahat na ibigay niya na, no? Lahat ng tulong, ultimo nga yata pang araw-araw na pagkain eh, nabibigyan niya pa rin yung mga taga ron, di ba? So hindi naman sa lahat, no? Yung mga tipo ng tao lang na kinakailangan talaga ng pangangailangan sa pang-araw-araw, no? Swerte na nila dahil naandun at may tumutulong sa kanila na gintong tao, no? Na sa halip na sarili ang isipin, eh mas iniisip niya yung mga kalapitbahay niya. So, di ba? Bihira ka lang na makakita ng mga gintong klase ng vlogger na imbis na solohin niya na lang yung kasikatan niya at yung kinikita niya, eh ipinamimigay niya pa to sa tao. Ito yung tinatawag natin na Good Samaritan. Di ba mga kagadget? Gagamit ka ganun yung pera ng sponsor. Huwag po kayong mag-alala sa lahat ng mga sponsor ko dyan. Huwag kayong mag-alala dahil lahat po ng gastos, katulad ng pagkain, gasolina, lahat ng anumang gastos niya sa pagpunta doon, sagot ko na po yun. Hindi ko gagalala ng pera ninyo. O panagawin niyo sa mga vlog ko at sa vlog ni Mika. Ano may sabi ko? Alimutan ko naman. Sana nang tapos? O yun ang ano nila, basta maoperahan lang. So ngayon, kapag natapos na si Kaya Ernesto, no, na opera na siya, successful na, ibibigay pa ako ng number nila, no, or saan sila pwede kontakin. Kung gusto niyo pong magpadala, kayo na po bahala mag-usap, gusto niyo sila tulungan para may kontak kayo sa kanila. No, tama. Ito yung magandang ginawa ni Idol Japper, no, after na surgery, after ng makalabas ng ospital, maging okay na, mas gusto niya na lang na yung pera na kung sino man yung sponsor na tutulong doon kay Mang Ernesto is idadirect na lang doon sa tao na yon. So yun yung magandang gawin, no, kaysa masilip pa na naman ng mga negative viewer diyan. Mga number nila or kung nag-worry kayo, baka walang ibibigay na pera sa kanila. Ako lang bahala, kami nang bahala doon. No, magbibigay man ako ng pera sa kanila. Sa sarili kong pera, hindi ko na ibablog yun. Kung mapapanood nyo man sa vlog ko na nagbubot ako, nakasubre, hindi ko papakita sa inyo kung magkala ibigay ko. So ngayon po, bakit ganito ang ginagawa ko ngayon? Unang-una, dahil po, hindi nga lahat ng sponsor ay para na talaga kay Ernesto. Ginagawa ko lang ang paraan na mapunta sa kanya. So kung may matataman sa pera, itutulong ko yun sa iba. Nung katulad ng mga pinabagin ko, ibang mga sponsor, nung babalikan ko yung mga tao ngayon o sa iba pa, no? Para may worth it yung mga pera na yun, no? Bakit ko ginagawa ito, mga password? Kasi, nadala na ako eh, no? Noong mga sponsor ko noon, kapag mo nang lalakasan ng mga sponsor ko noon, tumatanggap ka talaga noon pa, 2 to 1 year ago. 1 year ago. Ayan, marami na yung sponsor na, di ba? Marami na kapadala ka ng pera. Ang pandemic yun. 10,000, bigay ka lang ganyan. 5,000, bigay ka lang ganyan. Tulungan mo siya, nakaipon ako ng mga ilang mga libo din sa mga nilulungan ko noon. Tapos sumubo lang ang pera, yung natira, bibigay ko sa kanya. Ngayon, ang nangyayari kasi, no, may mga time na mga pangyayari na pagkatapos na bigyan ng pera, no, pasensya na sa matamaan, yung magalit sa akin, nakikita ko lang na nasusugal, diba, kinabukasan, nagiinom, kung ano nga ginagawa, no, na yung kumbaga na dapat hindi gano'n ang ginagawa nila. So, ayan mga gadget, ano, real talk yan, no? Hindi lang naman sa lugar nila yan. Na kapag meron ka mga tao na tinutulungan, minsan naaabuso ka. Yung tipong ikaw, gumagawa ka ng sariling paraan, nag-grind ka araw-araw para meron kang pera na magamit o sa pangangailangan mo, matustusan mo. Tapos, tumulong ka sa ibang tao, yung tinulungan mo,
natulungan mo siya, nabigyan mo siya, gumihawa. Ngayon, ang nangyayari, hanggat tinutulungan mo siya, nagpapakasasa naman sila sa pera na itunutulong mo. Na imbis gamitin nila yon, kumbaga magkaroon sila ng mindset na, uy, malaking pera itong binigay sa akin ni Idol, dapat gamitin ko to sa tama. Dapat mapalago ko to or gumawa ko ng paraan na itong tinulong ni Idol Japper ay hindi, tawag dito, yung tinulong ni Idol Japper ay dapat mapalago ko pa. Kumbaga makitaan niya ako ng aggressive doon sa itunulong niya. Kumbaga, imbis na iinom ko to, ibibisyo ko to, isusugal ko to, ba't di ko na lang to gawin na puhunan para sa pang-araw-araw may kita ako. Yun dapat ang mindset ng mga natutulungan. No? Meron kasing ibang natutulungan na sa totoo lang, maraming ganyan tao ngayon. Tinulungan mo ngayon, umokay, may kita mo mga ilang araw, nagiinom, nagsusugal, kung ano-anong ginagawa, nagbibisyo. Tapos, mga ilang araw, nagkasakit, lalapit uli sa'yo yan, manghihingi uli sa'yo yan. Gento ganyan, ganong ganyan. Meron ako nyan dito rin sa amin, sa lugar namin. Tinulungan ko ngayon, mga ilang araw, may kita mo, ganon pa rin, balik pa rin sa dating bisyo. Tapos, pag nagkasakit, babalik sa'yo. Ang gagawin, uutang. Minsan nga, hindi ka na magpapabayad kasi maaawa ka na lang bigay mo na lang tulong. Pero after noon, na nakita mo na okay na siya, maganda na yung pangangatawan niya, babalik at babalik siya dun sa time na, alam mo yun, kung meron kang, sa panahon ngayon kung meron kang sobrang pera, mas maigi, i-invest mo siya sa alam mong magagamit mo siya at mapapakinabangan mo pa siya balang araw. Katulad na kunwari, may pera kang sobra, pwede mo siyang ipagtinda, di ba? Pwede mo siyang gamitin na puhunan para sa pang-araw-araw may balik sa'yo. Ganun dapat ang mindset ngayon. Hindi na po pwede yung may pera ka ngayon, happy-happy ka ngayon, bukas nga nakagutom ka. Mga abala ka ng ibang tao dahil nga walang-wala ka, kailangan mo ng pera. So, ganun dapat ang mindset nyo ngayon. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, iba na ang takbo ng pamumuhay natin ngayon. Ang bilihin, tumataas, lahat, gamot. Ultimo nga gasolina, di ba? Halos 100 na. So kung ang mindset mo, happy-happy pa rin, bisyo pa rin, sugal pa rin, pagdating ng araw, ikaw din ang mawawalan, di ba? So tuloy natin. Marami naman ikaw ang ganda sa pagtulong ko, kaya naawa ako sa pera ng mga sponsor, no? Lalo na yung mga dati, yung pandemic, Tama lang to. Tama lang yung ginawa ni Idol Japper. Pabor ako dito sa ginawa ni Idol Japper. Mas maiging ilagay yung sponsor money doon sa pakinabang na bagay. No? Kaysa itulong mo doon sa mga taong pag tinulungan mo, gagamitin lang din naman sa walang kabuluhan, pangit nga naman. Daming nito pa sa akin, ito, ikinig mo kayo ganito, 10,000, bigyan mo ng bigay, 5,000, bigyan mo ng bigay, tapos nakikita ko nagiinuman, no, bongga, bili ng bili, tapos mamaya. Ayun na masakit, no? Kasi, magagawa mo kasi yun, di na mga kasi galing sa pinaghirapan mo yun. Ang mindset kasi minsan ng mga ganyan tao, mga gadget, iisipin yan, ay, bukas may pagbibigay pa naman Okay lang yan, sige, inom natin yan. Tugal natin yan. Kasi bukas meron pa naman May maaawa pa sa akin. Minsan nga, ito real talk to sa mga yung tumutulong sa mga kalye-kalye. Di ba? Bibigyan nila ng sapat na pera, kinabukasan, hanggang sa umokay-okay yung pinakabuhay nila. Ba't di na lang gawin nila, bigyan nila ng isang bagay na mapapakinabangan talaga ng taong yun. Ba't di nila turuan na maghanap buhay. Imbis na magbigay ka ng magbigay, isang bigayan mo, tapos makikita mo, may sarili na siyang pangkabuhayan. Tama. Pag na-establish niya na yung pangkabuhayan na yon, doon mo naman siya imomonitor kung tama ba talaga, sa tama ba talaga niya ginagamit yung pera na ibinigay mo. Diba? Yung minsan kasi may nakikita ako ng mga vlogs na, yun, tinulungan mo, halos araw-araw, binibigyan mo ng pera. Katulad na lang yung, anong vlogs ba yun?
yung naanong pulubi, tapos tinutulungan na, bumabalik pa rin sa bisyo, nagiging addict pa rin. Yun, di ba? Na dapat i-mindset mo yung tao na yon na huwag bumalik sa ganong bisyo, bigyan mo ng puhunan, bigyan mo ng ano, tapos imo-monitor mo na lang siya. Ngayon, kung gagawin at gagawin niya pa rin, saka mo na siya bitawan. Kasi pagka ganon tulong ka ng tulong dun sa taong ganon, mamimihasa yon. Antay na lang ng biyaya sa'yo yon. Ganon ang mga mindset ng mga ganyang tao. Hihingi ka naman sila sa sponsor. No? Tapos wala na ng pera, ganyan, humingi na ng tulong, ganon, di ba? Kasi nga, may bigay na nagbigay. So, ako yung nanghingayan sa pera ninyo. No? Na bigay na lang ng bigay doon, tapos napunta lang sa wala, imbis na nakatulong sa kanila. Ang galing ng mindset dito ni Idol Japper. Kaya maraming nagtitiwalang sponsor kay Idol Japper dahil sa mga gentong ano niya, no, video niya, no. Yung talagang isinasabi niya lahat ng gusto niya sabihin. Kasi kung tutuusin naman, bakit hindi niya sabihin yung totoo? Kasi alam niyo ba na ang Bukana, no, kung wala si Idol Japper yan, no, lalo na nung pandemic, lubog ang Bukana. 100%, o sabihin na natin 80%. Kung wala si Idol Japper nung pandemic at hindi nagbigay, marami ang magugutom talaga sa Bukana. Yun yung ano, yun yung isa sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila na inilapag yung taong 'yan para makatulong, no? Bihira mangyari sa mga vlogger 'yan. 'Di ba? Kasi yung karamihan ng ibang vlogger ngayon, 'di ba? Hindi talaga sila nagano, yung mismong kinikita nila, yun yung pinamimigay nila. Tapos, karamihan sa vlogger, meron pa nga ibang vlogger na puro pansarili lang talaga. Malakas ang views, pero bihirang tumulong. Meron yan. Pero, eto na yun eh. Nandito na yan eh. Nasa lugar nyo na yan. Kumbaga, pag tinulungan kayo niya, pahalagahan nyo na yung tulong sa inyo. Kumbaga, gawin yung motivation, yung ginagawa ni Idol Japper sa inyo para makapagsimula kayo at may iahon nyo rin yung sarili nyo. Kung saan kayo, 'di ba? Kung siya nga nagawa niya eh. What more kung kayo pa, 'di ba? So 'yun lang. May nakita kasi ako ng ganyan, no. Oh, irito ko 'yan. Kaya kung gusto niyo magbigay sa taong sa particular na tao na tutulungan natin, kayo mismo ang kumunta sa kanila, bibigyan kayo ng pagkain para kayo mismo makaabot, no. Ay hindi na niyo papadalan siya sa amin para makaabot sa kanila kasi parang hindi kaya ng konsensya ko na mabigay ka na ng 20,000 tapos ibigay mo kay gato ganyan tapos alam mo na kapag nahawak siya ng pera hindi naman nalalagay i-gagasasin sa lahat ng dapat nalagay ito may mainom ganyan di ba? So nangyayari talaga yan. Real talk yan mga kagadget, no? Sa mga sower dyan, real talk talaga yung sinasabi ni Idol Japper. Kaya alam niyo kaya lahat yan, no? Yo, dito tayo. Hindi kasi madami din nagpadala sa akin. Kaya kami yan doon, gusto pa trip na ninyo, Jeff. Oh, yun. Pang trip na naman yun, ano naman yung hindi trip na literal, trip naman yung nakakatulog din. So, yan. Yung trip na yun, mga ka-gadget, kung nanonood kayo kay Soward, kay Idol Japper, yun yung pag-unari, may nadaanan siya mga vendor. Di ba? Tapos, pag titripad niya yun, ang gagawin niya, papakyawin niya lahat yun. Diba? Marami noon, marami natulungan si Idol Japper. Isa pa yun, ang dami nagpapadala ng pera nila para dun sa gagawing trip. Alam niyo yung trip na ginagawa ko, magkakaroon na mamakya ko ng mga vendors, diba? Kita niyo, may umusok na ng pera doon. Galing. Yung mga sponsor. Galing ng langaw eh. So, maraming Storbo tong langaw na to eh, no? Sa camera pa naman. Kaya ang dami nagpapadala ng pera. Lahat na yun na nagpadala, hindi ba doon, halos lahat na eh. Nilagay ko sa budget para kay ano, punto para kay Ernesto. Yan. So, para makalipog talaga ng malaki. Para kung mas sumubra man, edi maganda. Ngayon, mayroon pang nagpadala sa akin ng ano, hindi ko lang mabanggitin yung pangalan kasi ayaw niyang banggitin eh. Ang kasi mayroon nagpadala sa akin ng napakalaking halaga. Pwede mo magbanggitin? Hindi, dalagin yung malalang yung pera. May nagpadala sa akin ng 80,000. Para mag-ano kami, maghati kami doon sa mabot na gusto bilhin kasi medyo mahal yun eh. Isipin nyo, 80,000. Nasa ano na? Nasa bank account ko na ngayon. Pinundo ko lang muna kasi inanati ko lang ang masawad ako para dadagdagan ko bilhin ko yung motor. Ngayon, nakikusas ako sa kanila, Mika, ano,
baka pwedeng yung 80 million na yun, i-charity na lang. Maraming mga matulungan. Yun o. Yun, nakita nyo yun. Binigyan siya para sa sarili niya. Idagdag doon sa gusto niyang motor, mga ka-gadget. Pero ang gusto niya mangyari, idagdag pa doon sa pang-charity niya. So, diba? Yun yung tamang logic doon, mga ka-gadget, na imbis na sarilinin niya na yung perang bigay sa kanya, eh, naiisip niya pa rin itulong. No? Ganun ang logic ni Sarah Idol Japper Sniper, no? Napakabait talaga at napakamatulungin. Dadagdag na lang na sana ng kaya ng kaibigan. Ang sabi naman nung nagsponsor sa akin, huwag daw kasi gusto niya makita na nabibig mo na yung motor, gusto na makalusin sa akin, nagagamit mo yung motor para mimimbran sa akin dahil nakasulo din sa akin. Kung gusto ko daw lang ng charity para magbigay pa rin daw siya. Kaya maraming salamat sa iyo, boss. Thank you. Yun, isa pa yun. So, hindi po lahat ng mga sponsor na hawak ng pera na ngayon. No, may 100,000 na italagang para kay Tatay Risto. Yung iba dyan, dati din ako yan. Yung iba si iba, pero nakiusap lang ako. So ngayon, kapag natapos na si Pera Risto, na-operahan na siya, nakapalitig sa bahay niya, okay na, okay na yung katawan niya. So magpapahinga lang siya ng ilang araw siguro, hanggang pwede niya magtrabaho. Kung merong gusto tumulong, pwede kayong magpadala sa kanila. Or pwede din, pagkatapos, pero itong pera na nalikom namin yun, kapag merong natira, hindi ko ibibigay sa kanya yan. No, ay Pera Risto, hindi ko ibibigay. Itutulong pa natin sa iba kasi marami pang nangangulong eh. No? Ngayon, huwag kayong mag-alala kay Pera Risto kung ano ba, huwag sa mga kapagrabaho o paano sa mga paghahabuhay. Wala kang problema dyan kasi ako mag-aabot ko sa kanila at marami pong magtutulong ko sa kanila. So, ito ang pinaka-main lang na tawagin, yung pinaka-sento lang na sinasabi ko, ay yung vlog namin, yung tulungan namin, yung pera na nalikop namin ng 100,000. No? Kung meron mang matira dyan, di itulong natin sa ito. So, yun lang. Sana nag-gets nyo. Nag-gets nyo. Dito. Ay, bakit makakana nyo si? Dito tayo. Basta yun. Sinsa na kayo. Kung meron nyo kasi mag-nakalay din yung ikonoy sa ay makakangin yung ganyan nyo. Mga kasunod, okay ba yung ano ko? Galing. So, maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo, Ngayon ang pag-antilis. Kasi kung lahat ng sponsor na ngayon ay para talaga lang kay Kuya Calisto, ibigay na lang lahat sa kanila. Ibigay na lahat. Eh, yung mga sponsor sa noon, inanong tinuwis ko kasi yun eh. No, hindi talaga dapat para kay Kuya Calisto yun. Kumbaga, siya ang mas kailangan ng tulong kasi lahat ng sponsor. Diba, may nag-sponsor kayo na kay Naling. Yung mga sponsor nila, Kinausap ko sa namin na makapwiling sa kay Ernesto na lang. So nawawalan lang sila ngayon dapat sa kanila. No, kung may matatas sa pera, di balikan natin sila. O sige po man yung mga kailangan ng tulong. Para mga kasuward, lahat ng mga nag-sponsor sa akin, makikita ninyo. No, yung 160,000 na yan, pwede ninyo pintayin sa mga vlog ko na nandun talaga na punta. Worth it yung pera ninyo, hindi yung bigay lang ng cash at yung ganyan. Pagka nabigay yung cash, wala na kayong alam kung ano nangyayari. Hindi ko naman pwede sabihin sa'yo, yung 5,000 ko pinanginom, ayun, nakita ko, sigalo. Di ba? Mas maganda yung talaga ng tulong na makapabuguhan. Kasi sayang eh, siyempre, katulad ko, ako, nagkaroon kami ng content dahil sa inyo, dahil nagkawala kayo sa amin, sponsor eh. No? Kapag kayo ay nag-sponsor sa mga vlogger, katulad namin, binibigyan mo kami ng content. Kasi dahil sa pera na pinapadala ninyo, imbis wala kaming content, nagkakaroon kami ng content, at ang ganda pa lang ng content namin, pagkulong pa. Dahil sa mga pera ninyo. So, nagkaroon kami ng content, nagkaroon kami ng kita. So, in return naman, para matuwa naman kayo, salamatan namin ng maayos, para magiging worth it naman, no, ay bibigyan na namin kayo ng napakaganda ng vlog regarding sa pera ninyo. No, yung pagtatapos sa vlog, mapapanood ninyo, wala kami yung kanila, wala kami tanong na saan na yung pera ko kayo. Dahil nakapanood ninyo sa video ko kung saan na tayo yung mga pera ninyo. Yan. Ito, maganda na talaga makikita mo na may pupuntahan yung itinulong mo, no? So, dyan naman po sa vlog nito ngayon. Sa susunod, magtatanggap mo ng sponsor pag may tutulungan mo na ako. Kapag sinabi mo ng sponsor, ibigay lahat, ganyan. Ibigay lahat. So, itong vlog na naman ang kakaiba. Yun lang! Mga papakalala mo ba yun? Yung susunod, mga papakalala niya. Pero ano na yun? Lahat na yun. Hindi ko na lahat. Para pagkakalaman din ang pangalaman. Oo.
Yun lang. So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-sponsor po. So, okay yung mag-alak dito sa channel mo, pagkatiwalaan niyo ako. Dahil lagi kong sinasabi ng mga kasuwer, simula ko nung sumahod ako ng magandang-dagdag sa YouTube channel ko, simula ko nung driver pa ako nang sumasahod ako hanggang sa mati ko ng mga kasuwer. Lahat po nang ginulungan ko, lahat po nang sponsor ko, nag-apuro ako dito ako bumuha ng piso. Bye! I love you! Kasi dahil hindi ka, hindi mo nakakapagsita. Simigaw ako ang pinagkakulahan lahat ng pera. Ang galing mo mag-organize. Maraming kami rin sa sata ni Rihanna. Nakikinig lang kami. Maraming kasi kasi mga sponsor sa lahat yan. Ang sata tayo niyo. Yan. Ano tayo mga kasuwerte? Transparent tayo sa channel. I love you! Salamat! Nakikinig lang kami. So yun ang ano mga kagadget no. Napakagandang speech no ni Sir Idol Jopper Sniper. Ibang iba talaga siya no sa mga nakikita kong mga tumutulong din. At sa kanya talaga transparent yung lahat ng mga ipinapadala sa kanya ng sponsor no. Talagang nakakarating sa kung sino man yung tutulungan. Besides minsan humuhugot pa nga yan sa sarili niyang pera eh, para maidagdag. So, katulad na lang yung, kung maaalala nyo, yung nag-ambag-ambag sila ng 30, 20, hindi ko alam kung anong charity, wheelchair yata yun, yung may pinuntahan sila sa ibang lugar, part ng Caloocan yata yun. Diba? So, yun, ang mapapayo ko lang doon sa ibang natutulungan ng mga sponsor, no? At natutulungan ni Idol Jopper, pag natulungan kayo, gamitin nyo naman sa tama, lalo-lalo na kung bigay ng sponsor. Dahil ang binibigay kasi na sponsor, pinagpapaguran nila yan. Bukod sa pinagpapaguran nila, bukal ang loob nila na ibigay sa inyo. Sana naman, kung maabutan man lang kayo ng mga nag-i-sponsor, no, kay Idol Jopper, huwag nyo naman ipambisyo. Diba? Kasi kung iisipin nyo, nabigyan na nga kayo, dapat pagkakataon nyo na nagamitin sa tama yung pera na inaabot sa inyo, diba? So, ganun lang din. Sana tignan nyo lang din yung mga bagay na dapat makakatulong din sa pangsarili nyo. So, yun lang mga gadget. Yun lang ang masasabi ko. So, hanggang dito na lang ang aking video reaction dito sa masasayang ang pera ninyo. No? Ayaw ko lang na masayang ang pera ninyo sa video vlog ni Idol Jopper. So, hanggang dito na lang. Peace out.